Ano-ano nga ba ang mga sanhi ng pagkakaroon ng dugo sa ihi? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Diane, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ang pagkakaroon ng pagbabago sa kulay ng ihi, lalo na kung ito ay may kasamang dugo, ay talaga naman pong nakakabahala, lalo na kung hindi natin alam kung ano ang sanhi nito. Ang pagkakaroon po ng dugo sa ihi ay tinatawag na hematuria sa medical term. May dalawang uri po nitong hematuria. Ang una po ay yung tinatawag na gross hematuria, kung saan nakikita or napapansin ng ating mga mata na mapula or may pagbabago sa kulay ng ating ihi. Pangalawa ay yung tinatawag na microscopic hematuria, kung saan ay hindi po natin makikita sa pamamagitan lamang ng ating mata na may dugo na pala sa ating ihi, at ito ay madidetermine lamang po kung susuriin ang ihi sa laboratorio under the microscope or during urinalysis. Ayon po sa mga eksperto, mas karaniwan ang microscopic hematuria kaysa gross hematuria, kaya't napakahalaga po ng pagsangguni sa inyong doktor kung kayo ay nakakaranas ng malimit na pag-ihi, back pain, or pain during urination, or kung kayo naman po ay may mataas na risk or na-diagnose na ng kidney, liver disease, or diabetes. Dahil pwede pong may hematuria na tayo nang hindi natin namamalayan. At ito nga po yung tinatawag na microscopic hematuria. Ang dugo po sa ihi ay pwedeng magmula sa alinmang bahagi ng ating urinary tract. Kasama po dito ang ating bato or kidneys, pantog o bladder, ureters, at urethra. Ang ilan po sa mga posibleng sanhi ng hematuria or dugo sa ihi ay ang mga sumusunod. Number 1. Non-medical na sanhi. Hindi po lahat ng pagbabago sa kulay ng ihi ay sanhi ng pagdurugo. Maaari pong ito ay mula sa dugo kapag may menstruation ng isang babae, o kaya naman po ay kapag kumain ng isang tao ng mapupulang pagkain, o yung may mga red artificial food color. Katulad po ng tito ko dito sa US. One time nag-alala po siya kasi naging pula yung ihi niya. Then, nung pong nagpa-check up siya sa doktor, tinanong siya ng kanyang doktor kung ano ang kinain niya. Yun pala po, kumain siya ng pulang longganisa, at yun po ang cause. Kung kayo din po ay kumakain ng root crop na beet, ito po ay mapulang gulay, pwede rin po itong mag-cause ng mapulang ihi. May ilang gamot din po na pwedeng mag-cause ng pag-iiba ng kulay ng ihi, tulad ng gamot sa tuberculosis na rifampin. Pwede pong magkulay reddish-orange ang ihi ng pasyente, at yung umiinom po ng gamot na senna, isang laxative para sa pagtitibi. Number 2, inflammation or pinsala. Ang isa pong halimbawa nito ay kung naaksidente ang isang tao at nagkaroon po ng blunt trauma or pagkabugbog o penetrating trauma, anumang bagay na may tumusok sa may parting tiyan or abdomen ng isang pasyente. At ang sobrang pag-e-ehersisyo po, katulad ng mga boksingero or yung mga marathon runners na tumatakbo ng mahigit 10,000 meters, ay maaari rin pong makaranas ng tinatawag na exercise-induced hematuria. Number 3, infection. Halimbawa po nito ay ang pagkakaroon ng urinary tract infection or yung UTI na kilalang kilala natin, sanhi ng virus or bacteria. Ang UTI po ay mas karaniwang nararanasan ng mga babae dahil sila ay may mas maikling urethra or yung dinadaanan ng ihi mula sa ating pantog palabas ng ating katawan. So, mas mabilis pong makapasok sa pantog and then sa kidneys ng mga babae itong mga virus or bacteria. Number 4, paglaki or pag-enlarge ng prostate sa mga kalalakihan. At ito po ay tinatawag ding benign prostatic hyperplasia or yung abbreviation na BPH sa medical term. Habang tumatanda po ang mga lalaki, maaaring lumaki din po ang kanilang prostate gland, at ito ay magiging sanhi ng pagbabara sa daloy ng ihi at inflammation. At ito pong inflammation ay pwedeng magdulot ng dugo sa ihi. Ang prostate po na halos kasing laki ng isang ping pong na bola ay isang reproductive gland sa mga lalaki.
Ito po ang gumagawa ng fluid or likido na nagno-nourish at promoprotekta sa sperm. May sugar po na content ang seminal fluid na siyang source ng enerhiya ng sperm ng mga lalaki. Sa mga susunod po nating videos, ay itatopic po natin ang benign prostatic hyperplasia or BPH sa mga kalalakihan. Number 5 na pwedeng cause ng hematuria or dugo sa ihi, kidney stones. Ang pagkakaroon ng sobrang mga substances at iba pang mineral sa ating dugo ay pwede pong magresulta sa kidney stones. Meron po tayong video about kidney stones dito sa Tagalog Health Talks. Ito pong mga bato sa kidneys ay mai-irritate or magkukos ng sugat sa lining ng ating urinary tract. At pwede pong magkaroon ng obvious or yung tinatawag na gross bleeding kung nakikita nyo po na mapula ang inyong ihi o microscopic na pagdurugo kung under ng microscope lamang po madidetermine ang hematuria ng pasyente. Ang number 6 na pwedeng cause ng pagkakaroon ng dugo sa ihi ay ang anumang kidney disease. Ang atin pong bato or kidneys ay may ilang milyong maliliit na ugat kung saan dito po nasasala ang ating dugo. Kung napinsala na po ang kidneys ng isang pasyente, maaari pong mag-leak or tumagas ang ating red blood cells sa ating ihi. At ito pong red blood cells na ito, ito na po yung makikita nating dugo or mapula sa ating ihi. Number 7, cancer. Ang pagkakaroon po ng kidney, bladder o prostate cancer ay pwede ring maging sanhi ng hematuria. Ang gross hematuria or remember ito po yung dugo sa ihi na nakikita po ng ating mga mata kahit walang microscope, ito rin po ang pinakakaraniwang palatandaan ng bladder cancer or cancer sa ating pantog. Ito po ay usually painless or hindi masakit at ang dugo sa ihi ay nagmumula sa pagdurugo ng tumor sa loob ng pantog. Ano ba ang hitsura ng pagkakaroon ng dugo sa ihi? Ang hematuria po ay maaring kulay pinkish yellow to bright red or matingkad na pagkapula or pwede rin po itong magkulay dark brown. At tandaan po na pwede rin itong microscopy kung saan madidetermine lamang itong hematuria kung gagamit ng microscope sa laboratorio. Kung may napansin po kayong pagbabago sa kulay ng inyong ihi, pinaka makakabuti po sa inyo na makapagkita kayo kaagad sa inyong doktor. Kalimitan po ay mag-a-advise siya ng ilang diagnostic test para malaman ang sanhi nito. Katulad ng number 1, urinalysis, para makita kung may impeksyon or mineral imbalances sa inyong ihi. Makikita din po sa urinalysis kung may sobrang protina na nagli-leak sa inyong ihi na maaaring palatandaan ng kidney disease or kung may mataas na sugar sa inyong ihi tulad ng sa mga diabetic patients. Number 2, karaniwan po ito na magsasagawa ng blood test sa pasyente para masukat po ang inyong creatinine, estimated glomerular filtration rate at BUN. Ang mga ito po ay maaaring mag-indicate kung malusog ang ating bato or kidneys. At ang mga karaniwang imaging test po, katulad ng X-ray, CT scan, or ultrasound para makita kung normal ba ang structure ng ating kidneys at iba pang organs ng ating urinary tract system. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo po makapanood ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe sa aming channel dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Tayan at maraming salamat po sa inyong panonood.